Magandang umaga sa inyong lahat. Alexander Lexter Jules. This time, it's bad news po ang ating dadalhin dito sa ating bahay. Nadaanan natin to sa Facebook. Kaya lang, parang sumakit ang dibdib ko nang mabasa ko ang balitang ito. Ang balitang ito ay galing sa IFM 93.9 Davao, na kung saan translated na ito sa English, pero may Bisaya version po dito. Basahin ko lang ang balita nila in English translation. A farm, medyo ano ang English, kaya mag-Bisaya na lang ta. Ang sabi sa balita sa Bisaya, bukid mitabon sa barangay na lubong karon sa yuta ang dakong dapit sa barangay Bunga, Baybay City sa Leyte tungod sa landslide. Sa kadako sa yuta, mga atop na lang sa balay ang makita. Nanawagan og tabang sa mga rescuers ang mga nakalingkawas, ilabin na kay nagtuo sila nga dunay natabunan sa yuta. Kini nga hulagway mao ang residential area nga unahan lamang sa gym sa barangay. Ang photo courtesy ni siya ni Hana Kala Bitangkol. Mianin ni siya og daghang comments, but then for now I will translate, try to translate in Tagalog. Natabunan ngayon ng lupa ang malaking bahagi sa barangay Bunga, Baybay City sa Leyte nang dahil sa malaking landslide. Sa laki ng lupa na nag-landslide galing sa bundok, ang mga bubong na lang nito ang nakikita sa picture. Kaya narito po ang picture nila. Kalunos-lunos po ang nangyari at hindi alam ng mga residente kung may mga natabunan pa, at sila ay naniniwala na meron daw. Kaya ang ginawa nila ay nanawagan sila na kung maaari ay tulungan ng mga rescuers ang mga pinaniwalaan nilang natabunan ng landslide. Ang photo na ito ay ang residential area na malapit or unahan lamang ito ng gym sa barangay Bunga, Baybay City, Leyte. Ayan po, kalunos-lunos po, at we are praying. I am personally praying for the victims of this big landslide. Sana ay walang natabunan at lahat sana ay nakatakas sa malaking dagok sa buhay nila. At ito ay napakalaking disaster po, at since wala nang natira sa mga kabahayan nila, lahat ng properties nila ay natabunan, pati na rin syempre yung mga lupain nila na natabunan ng bundok na kalapit sa mga kabahayan nila. Kaya Alexander Lexter Jules, nakikiisa ako sa inyong nararamdaman ngayon, sa lahat ng mga residente ng barangay Bunga, Baybay City. Kung meron mang natabunan sa landslide na ito, sana ay ma-rescue pa, but then it's very hard kasi nga kung natabunan at ang bubong na lang ang nakita, mahihirapan silang bungkalin ang napakalaking kapal ng lupang tumabon sa buong barangay ng barangay Bunga, Baybay City. We do not know if this news is really true. I will just find more pictures and attach it in this vlog for you to see, and for them to get more prayers and for them to get more help kung totoo man na may natabunan sa malaking landslide na ito. Sana lahat ng bundok mayroong puno para mahirapan pong magka-landslide at nang maiwasan ang mga sakunang ganito. Make sure kung kayo ay malapit sa mga bulubunduking area, start planting now to give safety for the future generation. Hindi lang po landslide ang pwede ninyong maiwasan kung may mga puno kayo sa paligid, kundi pati na rin ang flooding na kung saan maraming puno ang sisipsip ng mga tubig kung ganitong tropical ang kondisyon at may low pressure area na darating sa bansa natin, na kung saan hindi natin maiwasan kasi taon-taon ay nangyayari po ang ganitong sitwasyon na may low pressure area, and more likely meron tayong mga
Thai food. Kaya start planting now, people. Kung sino makapanood ng vlog na ito, start planting now. It's not too late. We can still save the future. Alexander Lexley Jules. See you later.